Okay, sa palagay mo, anong secret sa isang relationship para magtagal ito? Uy! Oh, ang gandang tanong. Very, aminin mo, very, oo. Very. Lahat ng tao makaka-relate, lahat ng nanonood sa atin dito. So kaya guys, makinig kayo kasi marami kayong matututunan sa dito. Sobra, sobra. Kasi napakahirap nitong tanong na to. At kailangan to, basta. Okay, so Kim, sinong gusto mo unahin natin? Gusto mo mag-ubisa tayo sa gitna, tapos balikan natin pag-anon-ganon. Ha, gusto mo? Sige. Para maging fair lang ang labanan. Alright, yep. So, sa round na ito, unahin natin. Searchy, number 2, Vince! Hello po. Sa tingin ko po, para po magtagal ang isang relationship, kailangan po ng talagang matinding communication. Kasi po, yun po yung key para mapag-usapan lahat ng mga bagay, lahat ng pagkakamali, lahat ng masasayang moments, lahat. Tapos, ang pinaka-importante din po is yung pride natin, ipababa natin kasi mahal natin sila. Hindi po pwedeng nagpapataasan tayo ng pride kahit sinong mauna, sinong may mali. Wala po dapat yon. Kung gusto nyong magkabati at the end of the day, magbabati kayo. And, ano pa ba? Siyempre, constant love. Unconditional love. Hindi po tayo dapat nagbibilang ng mali ng partner natin. And it goes both ways po. Hindi po natin dapat iniiskoran, kumbaga, ng mga pagkakamali yung partner natin para hindi po tayo na-force na tingnan siya kung ano yung mga mali niya. Tapos, huhugot lang po tayo lagi ng kasiyahan sa kanya para makita natin na siya na talaga. Yun po. Sana all! Oh, di ba? Kim, ano masasabi mo doon? Kasi wala daw pride. Kasi mga pride na yan, pride chicken, pride rice, pride potatoes. Oo, pride yan. Diba? So, sabi niya, communication. Tama yun, Kuya Peck, to communication. Mm-hmm. Kailangan yan, importante yan sa isang relasyon para magkaintindihan kayo at para nga malaman niyo kung ano yung tama at mali. Anong gagawin na adjust sa relationship niyo para maging okay? Oo, nako. Tama yan, communication. Kasi nga, mahirap yes. Yan. Alam mo, ang simpleng bagay lang na nangyayari, alam mo, sa buhay may asawa, yung lalabas kayo. Or ewan ko na experience nyo, ha? Mag-boyfriend, girlfriend, lalabas kayo. Tapos magtatanungan kayo kung saan kayo kakain, tapos walang makakasagot. Ikaw na mag-isip, bahala ka, ganun. Oo, yun ang pinakamahirap na part talaga. Yun lang, ha? Simpleng-simple lang yun. Lalabas kayo, mag-date kayo, saan tayo kakain? Ikaw, bahala. Pag sinala mo doon, ayoko dyan. Oo, kakain mo ako, bahala. May mga ganun eh. So, yun talaga kailangan communication. Well, anyway, napanggan natin si Vince. Ngayon naman, Kim, gusto nyo gusto mo isunod natin? Balik naman tayo kay Searchy number 1. Ayun, okay. Searchy number 1. It's your turn. Hello again. Sa palagay ko, anong secret sa isang relasyon? I would really agree with Searchy number 2. It's not really a secret. It's something that we already know and we should always do. You know, it's communication. It would be the foundation of our future relationship. You know, I believe na yung communication is the key for a long-lasting relationship. Communicate with your partner how you feel. Kung alam mo kung masaya ka, tell your partner. Kung malungkot ka, tell your partner. You know, tell them your biggest insecurities. At pagmasdan mo kung paano tumibay ang relasyon nyo. Kasi kayo lang naman na magtutulungan in the deepest level. You know, kung mag-communicate kayo, hindi nyo, dito nyo malalaman yung isa't isa. You know, you guys would be, you would trust each other enough na you would be open for one another. You know, masaya, malungkot, boring man or exciting, madali or mahirap, kayo pa rin ang partner in crime. So, I think, so this is where you form an unbreakable bond together. And this is the kind of relationship goals that I want. And this is the kind of relationship goals that I need. Thank you. Yun, no? Napakinggan mo, ha? Ako, wala akong naintindihan. Ay, daw, kuya. Ano sabi? Basta, ang naintindihan ko lang. Thank you, ang sabi niya. Communicate mo.
Oo. Oh, actually, linaw, di ba? Kayas lang sila ng sagot ni Sir G number 2, di ba, kuya? Oh, and oh. Also nga, trust. Kagaya ng sinabi niya, you have to trust each other. Mm-hmm. Kasi kung wala yung tiwala din, syempre. Ano, parang pangit naman sa isang relasyon, wala kang tiwala pang habang buhay ka, mapaparanoid kung kasi wala kang tiwala eh. Mahirap so, yun. Mahirap yun. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, yes. Ayan, napakinggan natin sa search number 1. And ito na, dumako na tayo sa searchy number 3. Jericho, ikaw na! Para sa akin siguro, unang-una hindi po ako expert sa topic. pero, I agree with the searchy number 2 and 3. I and 1. No? Pero, hindi na secret kasi yung mga yun eh, para sa akin. It's constant. No? When you enter into a relationship, dapat andyan na kagad yung mga yan. Siguro, for me, the secret ingredient is time, no? Time. Kasi naniniwala ako na it takes two to tango. Hmm. Hindi lang, pag nasa relation ka, hindi lang kwento mo yun, eh. It's your story and your partner. Kaya siguro, time, mahalaga yun talaga dahil naniniwala din ako na yung relasyon para siyang kalsada. Dadaanan ka lang ng mga taong yan at papakita nila sa'yo na iiwan ka rin nila sa huli. Even hindi yung love as a couple, no? Kahit yung relatives natin, yung relationship natin sa kanila is only temporary. No, iiwan at iiwan din nila tayo at some point in the future. Kaya siguro, I think, create more memories, no? With them. Hold on to each other kahit na masakit na. Kasi yan lang yung mga babaunin mo kapag wala na sila. So, oh. Time. Yan po. Time. Time. Mm-hmm. Alam mo, Kuya Pekto, napakahalaga talaga ng oras. Time. Time is gold. But we need cash. Parang, for example, sa mga LDR na relationship, parang kahit man yung 1 minute mo na i-text mo ako na kamusta na ako na good morning, sobrang ma-appreciate mo. Sobrang parang ang saya-saya kasi kahit na busy ka, maaalala mo ako. Ganon. Oo naman. Siyempre, oras-oras, minuminuto, inaalala ka. Be! Kumain ka na ba, be? Mm-mm. Oo, yung mga ganon, no? Be! Ininom mo ba yung vitamins mo, be? Yung mga ganon, no? Good morning, be! Good morning, maa! 'Di ba? May mga ganon. Tapos in time will come pag nag-asawa na kayo. Time is good. But they need cash. For shopping. Ah, importante din 'yon na, charot. Opo. Ikaw, sa tingin mo kung ikaw, ano yung sagot mo? Oo. Time is good, but they will need cash. Time will come. Oy! Joke lang yon. Well, anyway, ayan, napakinggan natin ang searchy number 1, 2, and 3. So, recap lang tayo ulit bago i-reveal ni Kim kung sino ang makakapunto sa round. Okay. Kim, kanina doon sa una at pangalawang question mo, ang nakapuntos doon ay searchy number 3 and searchy number 2. And search number 1 is 0.5. So sa round na ito, meron kayang pagkakatao manalo sa search number 1. Well, malalaman natin yan kay Kim. Kim! Ah, ikaw na ang bahala dyan. Wala akong kinalaman dyan. Ang hirap. Pero siguro, alam mo, bago ang lahat, isa shoutout ko muna. Si Miss Ken Gutierrez, thank you for supporting our show. Maraming salamat po. Mama. Shout out din po to Miss Maddie Lopez and family. Happy watching po. Yes. Ay, ang hirap. Ano? Mahirap ba? Ang hirap, Kuya Pekto. Pwede ba tatlo sila? Kasi lahat sila. Gusto ko yung sagot. Oo nga eh. Kung ako lang naman talaga ang tatanungin mo, silang tatlo naman talaga. Eh, diba? Ang problema nga dito ay kailangan may manalong isa.
para mayroon kang maka-edate ngayong gabi. Kuya, para maging fair ko, pipiliin ko yung cash. Oh, yung cash. Ako nanalo. Okay. Alright. Alam natin na mahalaga talaga ang oras. Mm-hmm. Kasi parang dun mo kayo magbubuo ng foundation nyo. Mm-hmm. Pero kasi totoo naman na mas importante rin ang communication, kagaya ng same na sagot kay Sir G, number 2 at 1. Kasi kung walang communication, di kayo magkakaintindihan talaga. Oo, mahirap yun, di kayo nag-uusap. Ang hirap nun. Di kayo nag-uusap, parang wala lang, di ba? So, ang hirap. Pare-parehas halos sila ng sagot, pero ang hirap kuya po ito. Pero ang part na ito talagang mahirap yan. Oo, yung number 3 na, po. Oh, pero ang kung mag-decide yan kung ano yung pinaka na sala mo dun sa kanilang mga sagot. Kung ano ang pinakamalapit at nakusuan mo. Well, Kim, ikaw na mag-decide yan. Yes, ang gagaling nila sumagot, ang gaganda ng sagot nila, lahat tama. Pero syempre, ang pipiliin ko is yung mas na elaborate, mas na ipaliwanag ng maayos. Mm-hmm. Kung bakit ayun yung pinili. Kaya ang pipiliin ko ay si Sir G, number 1! Sir G number 1! Congratulations, Ace! Connect with your favorite Kapuso stars by subscribing to GMA Artist Center's YouTube channel.